Goodbye, long hair. It's time to cut. Ayan na nga, at dahil nag-aaral na si Colette, kailangan ng putulin yung long hair niya. Nung una, ayaw niya pang magpapagupit ng buhok. Nasanay siguro ng mahaba yung buhok niya. Dahil wala siyang choice, kaya nagpapagupit na lang. Napapayag ko din siyang gupitin yung buhok niya. Walang pala ang gumugupit sa buhok niya ever since All-in-One Mommy Yarn, no? Ang mahal na kaya magpapagupit ngayon, 50 peso na every month, 50 peso. Every month kasi, mahaba na naman yung buhok niya, kaya every month, kailangan gugupitin na naman. Sayang naman yung 50 peso. Makakasave pa ako pag ako ang gugupit sa kanya every month, diba? Dapat kasi, pag nanay ka na, kailangan mo talaga ng mindset. Discarding ina, kumbaga, makakatipid ka na, makakales ka pa, makakaipon ka pa, o diba? Nanghihinayang talaga ako sa buhok niya. 4 na taon ko kasi ang inaalagaan eh. Palagi din kasi siyang pinagkakamalang babae eh, kahit nakatali yung buhok. Kaya ngayon, face to face na yung klase, kaya kailangan niya na talagang magpapagupit. Hindi ko nga pala tinapon yung buhok na ginupit ko sa kanya. Ang haba nun. Tinago ko lang. Baka may gustong bumili ng buhok dyan, PM nyo lang ako. Tsara. Buti na nga lang, hindi na siya malikot pag ginugupitan. For disclaimer lang, hindi po ako professional na gumugupit. Hindi po talaga ako marunong maggupit. Natuto na lang ako nung nagkaroon na ako ng anak. Pinagpraktisan ko lang yung buhok ng anak ko. Hanggang sa unti-unti, natuto na rin kahit papano. Ako lang kasi ang gumugupit ng buhok ko dati nung dalaga pa ako. At ngayon naman, sa anak ko na naman. At ayan na nga ang resulta. Okay naman siya. Satisfied. Satisfied customer yun. Mukha na po siyang lalaki. Thank you for watching. Bye!